servisyo. Walang atin din ang pagtulong sa bayan. Makakataanin po namin ang bola sa dahil. Meron po bola sa dahil. Bibigyan ng bola. Let's go!
Ay, nandito na ako. Sakit sa tao, wala na.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Happy Fiesta!
kasi itong sinita namin. Dati matapag ito, di ba? Saka lang din, may dadaan lang. So nga, yun nagbigay ng mga bonus kung senior citizen. Kasi yung ba pang senior citizen? Diba? Kung gusto nyo, love song na lang. Para sa mga nanay at tatay natin. At saka sa mga lolo at lola na syempre, kundi dahil sa kanila, wala tayo dito ngayon. Mga bata, sino nag-aalaga sa atin? Diba? Ang nanay, tatay, lolo at lola. Siyempre, lalong-lalo na yung lola kasi dumaan pa tayo sa lola bago sa mga apo. So, ibig sabihin, lahat ng sakripisyo ay binibigay para sa ating mga pamilya. Nako. Pasensya na po kayo. Mukhang nagtatanghalian po kayong lahat. So, gusto nyo muna sumayaw tayo? O, sayaw kayo ay mga nakapula ha? Nasaan yung mga kasama natin? Bakit naipit sa labas? Nasa labas, anong ginagawa nila? Pumasok sila dito. Para sa online registration, kaya ito po ay aking pinapalaganap para sa mga senior citizen na kayo po ay ma-online register dahil nagbaba na po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ng 43 billion para sa mga health insurance ng mga senior citizen. Na kung saan ang mga senior citizen po ay entitled na para sa health insurance na worth 5,000 pesos. Ang mga makukuha po ninyong benepisyo para sa online registration pag kayo nakarehistro na at narehistro na po ang kabuuan ng Maynila, at least ang target po ng National Commission of Senior Citizen ay 9 to 10 million bago po matapos itong taon. At ang mga benepisyo na inyong matatanggap sa health insurance na worth 5,000 pesos each, bawat senior citizen ay magkakaroon po kayo ng libreng annual check-up. Every year po yan. Meron kayong libreng check-up sa puso, sa mata, sa tenga, dental services, libreng laboratory, libreng x-ray, libreng ultrasound. O diba? Ang saya-saya. At syempre, kaya tayo po ay nag-face-to-face para ma-online register yung mga senior citizen upang malaman po natin ang totoong katayuan ng isang senior citizen pagdating po sa kanyang pangangatawan. Lalo-lalo na ano ba ang iniinom ng mga gamot ng mga senior citizen. At higit sa lahat, malaman po yung estado ng pamumuhay ng bawat senior citizen. Dahil alam naman po natin na ang mga senior citizen ay hindi naman nakaipon ng pera dahil kadalasan tayo po ay nagpaaral ng mga anak. At kahit na konti na lang po ang naiipon natin, basta lumapit po ang ating mga anak, talagang tutulong po tayo para din sa kanila. Kaya yung mga senior citizen, binibigyan po natin ang pahalaga at importansya na sa pagkakataon po ito, kayo naman po ay mabigyan ng programa para sa inyo talaga. Lalong-lalo na ang mga senior citizen natin, malaki po yung paghihirap para sa ating mga kabataan. Di ba mga kabataan? Mahal nyo ba yung mga lolo at lola ninyo? O, dapat lang. Para naman kahit paano. O sige, awit na lang ako dahil siguro ito yung mood natin na tayo ay nagko-concentrate. Bigyan natin ng pagmamahal ang ating mga senior citizen. Anong gusto nyo, English o Tagalog? Tagalog! O sige, ayun ang sinasabi ko na nga.
bigyan ng authority. Ito po, itaas natin yung ating authority. Para po sa mga kumakalat, kung ano man po ang kumakalat. Sana hindi po virus, kundi kumakalat na pagmamahal na maibahagi po na kung saan ay nakita ko ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan. Sino po ba ang makakatiis kung talagang gusto yung tumulong? Natural lamang ikaw ay bumaba at magbigay ng programa para sa ating lahat. At ito po ay hindi lamang mapapakinabangan ng iilan, kundi ito po ay programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para sa kabuuan at lalo na sa mga Pilipino. Andito po yung aking authority para sa kaliwanagan na ang mga senior citizen seminars, particularly for the welfare and benefits of senior citizens in the city of Manila. This aligns with the National Senior Citizens Database Build-up Campaign of the NCSC given this 14th day of June 2023, Manila City, signed by Attorney Franklin M. Quijano, the CEO and the chairperson. So ako po ba ay masasabi na walang karapatang bumaba sa bawat barangay? Sapagkat ang aking dala lamang ay hindi aking sarili, kundi ang karapatan ng mga senior citizen na dapat doon pa ay nagawa na para sa inyo. Pero sa pagkakataong ito, sa panahon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa panahon ni Mara Tamandong, ang programa ay bababa para sa inyong lahat. Sino ho bang magulang ang makakatiis na ang kanyang anak ay lumaki po na hindi makapag-aral at hindi magkaroon ng magandang kinabukasan? Ako po bilang isang magulang na rin at bilang isang tunay na Pilipino na nagmamahal ang kapwa Pilipino, isa lang po ang masasabi ko. Ito na po ang panahon upang tayo ay magkaisa at tanggalin na po ang politika dahil tayo rin po ang magiging kawawa sa huli. Kaya para sa mga kabataan, ako ay babalik para mabigyan kayo ng bola, ha? Promise ko yan! Pag-all-register, sabihin nyo po, kami po ay bababa dito para marehistro po ang mga senior citizens. Sapagat ito po ay karapatan ninyo bilang isang tao at higit sa lahat, ang benepisyo po ay kailangan mapunta po sa inyo. Para sa ating mga kagawad, kay Chairman, sa mga tanag, maraming maraming salamat na kami po ay pinayagan ninyong makapasok at makapagpaliwanag. Ito naman po ginagawa natin ay bilang isang tunay na Pilipino lamang. Sabi nga nila, mahalin mo yung tunay na Pilipino at sarili mo. Sarili mong Pilipino, sarili mong bansa. Hindi, sinabi ko ngayon na meron tayong 43 billion na health insurance para sa mga senior citizen. Ito po, sino mo ba nakapagparehistro na ng mga senior citizen? Sino po ang nagrehistro sa inyo, Nay? Sa inyo. Ha, sa amin. Noong naganap po kami dito sa May Legarisa, aba, very good yan. So, ibig sabihin, malapit na po ang benepisyo na inyong matatanggap. Ayan! Makakagawto naman po ng hangarap po. Ang rambutan at saka sandal, paborito po. Nung bata ako, nakalulak po ako ng buto ng sandal. Sabi ko, baka tumubo sa akin yung sandal, ano? Nakakatakot. Pero alam niyo mga bata, minsan na rin ako naging bata na katulad ninyo. Ako ay naglalaro. Kaya dapat kayo mga kabataan, huwag kayo masyadong mag-cellphone at mag-gadget dahil iba pa rin na kayo ay matutong magmahal ng inyong kapwa at matutong magkaroon ng malasakit sa inyong mga kalaro. Okay na. Okay na po. Pwede na, nangangalit na sila. Oo, kundi niyo na po yan. Ayan. Yes! Happy fiesta po! Happy fiesta! Sana lagi po kong welcome dito. Thank you! Ayan, maraming sa... Yes! Aba, galing na. Aba. Nakakaasa kayo ng tunay na serbisyo. Walang alinlangan ng pagtulong sa bayan. Maka-Diyos, maka-tao, maka-mas ang totoo. Ang proyekto ng buwak na nagmula sa
sa kanyang puso, di mapapagod si Mara. Pagsibigan kayo, tunay na para sa akin, pakikinggan kayo. Ito ang programa na para sa inyo. Mabilis na tumulong, lima taon doon. Malas lagi sa taon, yan laging kong